Alright guys, magandang gabi sa inyo. Ito po tayo sa ginagawa nating burn testing. So itetest natin siya ng isang buong magdamag na nakabukas. Para bago natin ipasip ay talagang nasabi natin na na-test natin. So ngayon ay itatry natin ng coin accuracy niya. Meron tayo dito ng 36 pesos. And then isusunod-sunod natin siya nahulog. Titignan din natin kung may magmi-miss credit or may ma-a-add na credit. So, ang system po na in-order ng ating client ay LPBP's Wi-Fi. So, ayan po, LPBP's Wi-Fi kit. So, ang LPBP's Wi-Fi kit natin ay binubuo ng coin slot, power supply, custom board, and then yung nasa ilalim, yung motherboard, which is Orange Pi 1. And then may SD card, at may license na rin yung SD card po. No? So, may kasama na rin siya na outdoor AP, EW71. So, ngayon po ay de-demo natin ngayon yung pag-insert ng coin. Napakita natin na working na talaga yung vendor natin. With Wi-Fi kit. So, ibabox na lang po ito mga set. Alright, so 36 pesos. Sakto. 5, 10, 15, 16, 16, 20, 30, 35, 36. So 36 pesos. Alright, so yan po. Kung mapapansin nyo, nag-blink yung dalawang ilaw. Insert coin indicator po yung isa. Then, power indicator yung isa. Pag natapos na yung nag-insert ng coin, mamatay na yung ilaw. Yan. So, medyo pagpasensya nyo yung wiring natin, medyo madumi. Anyway, ito naman ay burn testing lang. So, ang discard na pag-wiring po sa kit natin ay yung pinaka bumili na. So, papakita ko lang sa inyo guys kung paano ito pubuuin. So, kalasin natin. Pakita ko lang din sa inyo. So, hindi na natin siya totally babaklasin lahat. Medyo bibigyan ko lang kayo ng konting idea ano-ano ba yung mga kinakabit dito. So, ito yung power indicator. Meron na siyang kasama na pin. Ayan. So, dito sa saksakan yan, kung makikita nyo dyan yan, may label yan, LED output. So ang gagawin nyo lang doon, isasaksak nyo lang sya ran. And then dito may tornilyohan yan, yung para sa coin slot. Nakalagay dyan ay ground coin 12 volts, so black, white, and then red. So naka color code yung galing sa bendo, galing sa coin slot. May kasama pong wire yan pag binili nyo. And then, itong set pin, dito naman nilalagay sa ilalim ng coin slot. So, yung set pin, yung nagsisilbing paraan natin para makat yung, para hindi siya tumanggap ng coins kapag walang nagkiklik ng insert coin. So, itry natin. Kung mapapansin nyo, patay nga pala. So, mamaya, kung mapapansin nyo yun, buhay yung coin slot, pero hindi siya nag-i-insert coin dahil sa set pin na nakakabit. So, ayun guys. Tapos, ito, may extra na port para sa 12 volts. And then, ito po yung power ng ating motherboard. Nakasaksak po dito sa USB. And then, dito po sinasaksak yung power supply. So, huwag na nating i-dismantle lahat since
pag pinanood nyo naman talaga yung video, upon discussion po ay masusundan nyo na rin yung pag-assemble. Hindi naman din natin iiwan sa support yung mga bumibili po ng kit. Sito it na nagawa po nila ng napagana nila. Hindi naman po natin iiwan. So yan, it means nito pag nag-iilaw yung dalawa, ibig sabihin booting siya, nagbo-boot. Sa LPB system, hintayin natin kung ano, kung gaano katagal siya mag-reboot. Ayan, complete package, USB to LAN, coin slot, CB, motherboard, AP, tapos yung adapter ng antenna, kasama yan pati itong power supply, SD card with license. So mag-message lang po kayo sa amin para po mabigyan po namin kayo ng instruction kung paano po magpa-reserve ng ating piece of Wi-Fi Bendo kit, kasi hindi ito basta-basta ipinapaship namin unless na natest na siya ng magdamag, para makita namin kung bumibitaw ba antenna, makita namin kung may problema ba USB to LAN, or makikita namin kung may nagmamalfunction sa system. So yun lang po, hopefully ay nagka-idea kayo ano ba yung binibenta po namin na kit. So available din po sa amin ang yan, itong tenda F6 po, N300. Alam ko tenda F6 to eh. Ayan, model F6. So tenda N300. May order na isang client, wifi ng bayan. May indoor AP na may outdoor AP pa. So inantay lang natin yung kanyang reservation fee na 500 para po in case na upon COD, hindi niya po kuhanin yung item. At least eh, meron naman tayong 500 na binayad niya dun sa shipping fee. So ganun po yun, kaya wag po kayo mag-isip ng masama kung hiningi po kayo ng down payment. Lalo na po kung legit naman yung bebenta po sa inyo. No, so normal po yan, wag magsasama ang loob nyo. So yun guys, kapag ka po nag-avail naman kayo ng aming mga piso wifi kit, binibigay naman po namin yung full license kung kailangan nyo po. So safe naman po sa amin yan. Marami na po sa amin nagtitiwala ng kanilang mga licenses po. So yun lang po, at isang mapagpalang araw po sa ating lahat, at pagpalain po yung ating mga businesses po, like sa mga nagbipiso net, piso wifi po dyan, at sa mga installers po, stay safe po tayo, lalo po yung mga makit sa bubong para magkabit po ng antena. Maraming salamat po.